for you. Uy, may pa-under si Kuya Chris ah. Oh, pa-under na, pa-challenge pa. O, try nyo, sagin nyo. Paano to ngayon, Chris? Oo nga, baka mahirap to ah. Sus, kaya ko naman kahit anong challenge pa yan. Oh, sige. O, sabayan na lang natin sina Ella Cristofani and Crystal para sa... Bilibabols! Kuya, ang init. Guys, ganyan kasi talaga dito sa Pilipinas. Dalawa lang ang panahon, ang wet and ang dry season. At ngayon, ang dry season eh, or summer. Ano bang ba-challenge mo ngayon, Kuya Chris? Well, Ella and Crystal, pagsusotin ko kayo ng cup. Saktong-sakto, mainit pa naman ang panahon ngayon. Yup, pero may twist sa cup na ito. May dalawang tea bag. Para saan yan? Magtitikla ba tayo ng iced tea? Hindi, kayo talaga. Isusuot niyo yung cup, okay? Tapos gagalawin niyo yung ulo ninyo para yung tea bags mapunta sa top ng cup. Ganyan, parang ganyan. O, di ba? Tapos kapag nagawa niyo yun, magle-level up tayo kasi magsusuot kayo ng cup na may apat na tea bags naman. Tapos kailangan lahat ng tea bags maipatong niyo sa cup. Kakayanin. O kung ganun, umpisahan na ang Bilibabols Tea Challenge. Mauna na ako. I need to figure out the science behind it. Wow, ewan, sa totoo lang. Mukha siyang earrings. Oh my gosh! Hindi siya madali. Kaya ko to! Kaya pa ba today? Pwede na po ba yan? Okay, next! Level 2? Oh my gosh. How am I gonna do this? Kailangan parang pa-swing. Yan! Oh my gosh! Ang galing ko! I Bilib! Oh yeah! Whew! Mahirap! Oh, nagawa ni Crystal in 3 minutes and 32 seconds! Ano masasabi mo, Ella? Ang masasabi ko lang, watch and learn. Wow! Natapos ni Ella in just 13.49 seconds. Grabe, panalo ka by a landslide. Ang strategy na naisip kong gamitin is parang isakto ko lang yung puwersa ng pag-shake, pag-swing ng ulo ko para sumakto yung laglag sa cup. Na-realize ko na nung bandang gitna. Hindi ko siya ma-explain properly, pero gets yun na yun. Tsaka nung bandang gitna ng level 1, medyo nahihirapan na talaga ako. Feeling ko, hindi ko na talaga magagawa yung challenge. Hindi na ako makakapag level 2. But surprisingly, I was able to. So, if I can do it, I'm sure you iBilibers can do it. Pwedeng isipin na ang tea bags na nakasabit sa harapan ng cup ay naging pendulum. Ang pendulum ay bagay na nakalambitin sa lugar na steady at nagsiswing ng paulit-ulit dahil sa gravity. Katagalan, titigil ang paggalaw ng tea bags dahil sa friction o pagkiskis. Kumbaga, may friction sa pagitan ng tea bags at hangin. May friction din ang tea bags at harapan ng cup. Sa kaso natin, bukod sa gravity, may isa pang puwersa, yung paggalaw ng ulo ng challengers. Pag sakto ang puwersang ito, malalabanan ng tea bags ang gravity at maglalanding sa harapan ng cup. I Bilib. Thank you so much, Kuya Chris. And kahit naman na socially distanced yung pa-challenge mo today, nag-enjoy pa rin ako. I Bilib.